Mahal nga ba ang 5 piso 1975 ang bagong lipunan? At ano-ano ba ang iba't ibang uri nito na kasama sa 1975 The New Society Series? Alamin natin yan dito sa Patok TV, my YouTube channel. At paki-subscribe naman po kung nagustuhan mo o magugustuhan mo ang ating content nito. At para naman sa mga kapwa ko collector, ay disclaimer lang, alam kong alam na nila ang tungkol sa mga description ng bariyang ito. At nagpapasalamat ako sa mga sumusuporta, mga nag-subscribe at mga nag-like and share. Maraming maraming salamat sa inyo. At siyempre, alamin din natin kung magkano na nga ba ang bentahan ng mga ito o ng ilan sa mga 1975 coins ang bagong lipunan series sa mga online selling store. Ngayon ay umpisahan po natin ang tungkol sa mga ilang detalye o description ng bariyang ito. 1975 series 5 piso. Ito ay may katangian na kanyang composition ay nickel. May bigat na 22 gram, 36.5 mm ang kanyang diameter at 2.6 ang kanyang kapal. Ang orientation nito ay medal alignment at ito ay hugis bilog o round. Meron siyang edge na smooth or plain. Ito ay circulating coins, standard circulating coins. Na demonetize ang 1975 5 piso na ito noong after ng January 2 or January 3, 1998, pursuant to BSP Circular number 81 dated July 28, 1995. Ito ay mayroong 20 million mintage na ginawa mula sa Canada or tinatawag na Sherritt Mint. Sa dami ng mintage ng bariyang ito, ito ay napaka-common. Subalit sa panahon ngayon, dahil matagal nang na-demonetize, medyo ilan-ilan na lang ang makikita mo nito o makukuha mo nito mula sa ibang mga nagbebentang mga nakakokolekta yung maganda-ganda pang klase o mga almost uncirculated or uncirculated. Meron din itong ginawa na tinatawag na mat. Meron siyang mintage na 3,850. Subalit napakahirap nito na makita dahil ito ay meron lamang percentage record ng numista na 2% at wala itong price appraisal na nakalagay. Ang isa pa ay meron itong proof o proof coin na tinatawag na meron siyang mintage 39,000. Meron siyang 14% ang value nito o tinatawag na estimated price appraisal ay may record na 390 pesos only. Subalit, kung ating titingnan sa mga online selling store or sa iba pang mga nagbebenta nito, ay higit pa na mas mataas ang presyo ng proof coin na ito dahil depende ito sa kondisyon. Depende sa may-ari kung magkano niya ipagbibili. Ngayon, ang pinaka mahal na isa ay itong special uncirculated. Meron lamang itong 7,875 mintage or may 2% na record ayon sa numista. Kaya malamang sa malamang, itong mga
proof coin nito, mga special uncirculated, ay hawak nito ng mga Batikan or mga matatagal nang nangungulikta ng mating mga lumang barya. Nakahanap ka na lang nito kung bibili ka sa mga online styling store, subalit ang presyo ay huwag mong aasahan na mababa lang, dahil alam kong ang may-ari ang magde-decide kung magkano niya ito ay binibenta. Yan. Dito nga po pala sa aking barya, ito 1975. Ang katangian nito, ito yung bust. Ito ang bust ni dating President Marcos, o portrait, naka side view sa kaliwa. At ito ang date 1975. Ito ang year kung kailan isa na batas ang martial law, September 21 ang script, bagong lipunan. Yan. Ito ang tinatawag na reverse, at ito ang kanyang pinaka reverse, dahil dito makikita ang kanyang denomination, 5 peso, at ito ang tinatawag na coat of arms. Meron siya nitong eagle, lion, sana tatlong star na sumasagisag sa ating flag. Kanyang script na Republika ng Pilipinas. Dito sa baba, meron siyang yan, Republika ng Pilipinas. Meron kasi nito yung ano eh, yung isang bansa, isang diwa. Yun, mga rare mga yon, hawak na yun ng mga kolektor. At sa kanya namang edge, yan, plain lang siya. Kasi meron na ito yung, meron na itong mga raided. Yan, yung ano yon, yun yung mga silver. At meron nga pala na itong ginawang mga tinatawag na non-circulating. Ang bagong lipunan series, yun ay ang tinatawag ng mga commemorative coins. Yung kanyang 50 pesos na 1975 din, ano siya, proof. Bale, ano yun, silver. At ito naman, isa ay 1,000, at yung isa ay 1,000, 1975 gold coins. Yan. Ginawa ang mga commemorative coins na ito, yung 50 pesos tsaka 1,000, dahil sa 1972, mula sa pagkakatatag ng martial law hanggang 1975 ay 3 taon, yun ay tinatawag na anibersaryo o third anniversary ng ang bagong lipunan or the new society. At sa 1,000 naman, ganun din yan. Pang 10 anibersaryo o 1965 to 1975. Yan, 10th year anniversary as President of the Republic of the Philippines, former President Ferdinand Marcos. Yun. Kaya sabay-sabay yan na ginawa 1975. Yung 50 pesos na silver ay mayroon lamang price appraisal record sa numista na 1,300, yun ang proof coins. Yan. At yung gold naman 1,000 1975 ay mayroong estimated na nasa 56,000. Kaya mapapansin natin ang bintahan talaga ng mga gold. 50, isa na maabot pa ng halos 100,000. Ganong kamahal ang ibang barya ng 5 pisong ito, ang commemorative. Dito din sa 5 piso na ganito, kung makakatagpo kayo na yung mga ganito na maganda-ganda pa mga klase, lalo na yung mga
may mint mark. Yung mga may mint mark kasi yan yung mga gawa ng mga Franklin Mint ng US. Pennsylvania, USA. At yung mga walang ano, walang mint mark, nandito yung banda yung mint mark. Dito yung banda sa labas na itong coat of arms, tapos dito sa taas na ito, maliit siya na F. F na parang may M sa baba. FM yun eh, Ferdinand Marcos. Yan po. At papakita ko sa inyo ang tungkol sa mga presyuhan o bentahan sa mga online selling store ng mga uri ng 1975. Itong 1975 na common, natawag ito na 1975 series. At yung mga commemorative ay tinatawag naman na the New Society Series commemorative coins. Yan, panoorin niyo na lang po ang ilan sa mga larawan o mga naka-display dito sa aking screen kung magkano nga bang bentahan ng mga ito. Yan, at hanggang dito na lang po at maraming salamat sa inyo. Sana po ay panoorin niyo hanggang sa dulo. Bye-bye!